Walang bayarang naganap para makahakot ng suporta. Ito po ang tiniyak ng kampo ni Vice President Lenny Robredo sa naging campaign rally nila sa Cavite. Si Senador Panfilo Lacson naman, may paglilinaw din kaugnay ng ibinabato sa kanyang issue ng red tagging. Ang iba pang update sa mga kandidato sa ulat ni Ryan Lesigas. Rise and shine, Ryan. Nanindigan ng kampo ni Vice President Lenny Robredo na suporta ng publiko ang nangibabaw sa campaign rally sa General Trias, Cavite. Wala o manong bayarang naganap at klarong dumagsalang ang libo-libo nilang mga taga-suporta. Dumalo rin si Robredo sa isang online forum. Dito, sinabi ni Robredo na layo niyang doblehin ang kontribusyon ng maritime industry ng bansa sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga pantalan. Walang schedule ang Lacson-Soto tandem, pero nilinaw ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y maling impormasyon na ipinapakalat ng ilang taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo. Ani Lacson, wala siyang nire-red tag dahil binabalaan lang niya ang maaring maging sangkot sa coalition government na ang primary objective ay patalsikin ang gobyerno. Ang insurgency at corruption aniya ang dapat maalis sa sistema para sa kapayapaan at pagunlad ng bansa. Uutusan naman ni Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno ang mga mambabatas na madiliin ang aksyon para masuspindi ang buwis sa krudo at kuryente. Sinabi niya ito sa gitna ng epekto ng nagpapatuloy na krisis sa Ukraine. Wala namang aktibidad si Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. pero sa inilabas na pahayag ng kampo ni BBM, nanawagan ito na agad ayusin ang mga kagamitan ng Bureau of Fire Protection, lalo na ang pagdaragdag ng mga bumbero at idaan ang mga ito sa masusing pagsasanay nang sa ganon ay mas magampanan ng BFP ang kanilang mandato. Ang pahayag ay may kaugnayan naman sa pagunita ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Mag-iikot ang Uniteam sa probinsya ng Bulacan. Pinunahan ng kampo ni Presidential Candidate at Senator Manny Pacquiao ang patutsada ng tagapagsalita ni dating Senator Bongbong Marcos hinggil sa usapin ng pagdalo sa debate. Sinabi ng legal counsel ni Pacquiao na si Attorney Nicky De Vega wala namang pinatutungkulan ang kanyang kliyente matapos sabihin na ang tunay na leader ay dapat humaharap sa publiko para sa isang debate. Consider running as president as in the same footing as a mere job interview exposes the true motive of a candidate. Di ba pag nag-a-apply ka ng trabaho, ginagalingan mo, sarili mo, iniisip mo kasi gusto mong makuha ang trabaho o para kumita ka. Pero sa pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, kailangan kapakanan ng taong bayan ang prioridad at hindi ang sarili. Matatandaan na binanata ni Attorney Vic Rodriguez si Pacquiao at sinabing tumitiklop ito sa pakikipagdebate sa mga matatalino sa Senado sa loob ng 6 na taon. Mga taga Baler Aurora naman ang sinuyo ni Presidential Candidate Ernesto Abella na kasalamuhan ni Abella ang mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante na sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija si Abella para idaos ang kanyang grand rally. Ryan Lesigas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.